Jason, okay. I never had a chance to formally welcome you to GMA, to Sparkle. And now, ito na nga yun. Kamusta ka na bilang, well, I bet, kakaunti pa lang yung masasabi mo, pero kamusta yung pagpasok mo sa Kapuso Network? Masaya kasi nga, hindi naman lingid sa kalaman din yung nangyari sa ABS. Kumbaga, konti na lang yung trabaho namin. At the same time, eto, nung tinawag ako ng Sparkle, kumbaga, buong kami nila ako umiyakap nila. Sige, game na kasi kailangan namin ng komedyante. Tapos, yun, maganda naman. At the same time, nakita ko rin, makakakilala ko rin naman mga nakakatrabaho ko din before, sina Raver, sina Mamang, kaya masaya din naman. Si Mamang, no? Reunited kayo ni Mamang. Kuya Kim, Kuya Kim. Si Kuya Kim. Mm-mm. Pero, nung lumipat ka ba, nakatanggap ka ng any criticisms? Marami. Talaga? Mm-hmm. Sabi mo yan, sunod na yan, sa All TV naman yan. Yan. Walang utang ng loob yan, walang ano. Sa ABS ka nagsimula, sana doon ka na rin. Sabi, hindi ko na lang pinapansin, sabi ko nga. Hindi pa nila alam kung paano lumaki sa lugar ko eh. Diba, kasi nga na tao matatapang na eh. Kasi nga, cellphone lang, malayo kasi. Oo. Yeah. Pero hindi ko na lang pinapansin kasi pag may stress ka, wala. Parang baso yan na lagi mong hawak yan. Buong araw, pag buong araw mo hawak niya, bibigat rin niya. Kumbaga, hindi ko ito lang iniisip. Basta ako, masaya ko sa ginagawa ko. Basta ako, gusto ko umarte. Basta ako, gusto ko may trabaho. Basta ako, gusto ko makapag-provide sa family. Yun lang naman iniisip ko. In GMA, dalawa na yung malaki mong show, ha? Of course, you have TikTok. And of course, you have Happy Together. Happy Together. Mas pogit sa inyo ni Johnny Lloyd sa personal? Ayun niya, pag minsan niya umaagwat ako kasi minsan nasasapawan siya. Nakikita ko nga sa gilid nito, umiiyak siya. Umiiyak ba? Siya. So, ay, kaya pala yung mga eksena niyo, no? Nangingilid-gilid yung luha niya. Oo. Yung pala yun, ano? Teka, mag-retest naman tayo, Jason. Ano yung mga hindi alam ng tao kay Jean Lloyd pag nasa taping kayo? Ano yung observation sa kanya? Si Jean Lloyd kasi, ano to, bait siya eh. Sobrang bait. Hmm. Tapos, pag may narinig siyang kunyari may problema yung ano, hindi niya yung tatawagan, hindi niya tatawagan para mapakita sa tao. Tapos yun, siya na yung hindi papasabi na pinabibigyan niya. Pero alam naman na anong tutulong siya. Tapos pag uling last day yan, papakain yan, papainom, kumaga, sabi niya nga, syempre naman, bago ka umuwi ng bahay, napagod ka, gusto niya, bago ka umuwi, yung makapag-relax ka man lang. Yun naman gusto niya. Na, maalaga rin pala si Jan. Oo, nagulat niya ako eh. Dati nga, ito pa may kwento ako sa'yo. Di ba sila na ni Angelica? Barkada ko rin si Angelica. Before pa yan. Tapos yung misis ko, sinama ko. Inal na kami, kumain kami. Pwede magluto rin yan eh. Nagluto rin si siya ng steak ng baka. Ang misis ko, hindi ko makain ng baka. Pag nagdadala ko ng steak, ang kinakain niya lamang is pasta ko na rin more to it. Ayaw kainin, baka raw maraming bechin. Hindi, rin. Tapos nagluto siya ng steak, sabi ko, nang hinihimanan ni Jan Lloyd, sabi ko, man, di ba, midlock, man, di ba, hindi ka kumakain ng baka. Huwag kang magulong, Jan Lloyd na yan. Yung may pagmamahal yung pagkain, sabi ko, hindi ka kumakain ng baka. Ikaw ang gulo si Jan Lloyd. Ito ang magulo si Jan Lloyd doon. Kinikilig. Oo, totoo yun ah. Parang bahala na, Jan Lloyd naman to eh. Jan Lloyd to eh. Salamat kay Jan Lloyd. Medyo nagpapaubaya ako eh. Sabi ko kaya nga pag ano, kaya pag kay Jan, kaya kami na tercero yung naruro, sina Alden. Ako mag-adjust. Parang hindi naman sila masapawan. I'm sure. At some point magkakatrabaho ko. Iba yung aura mo eh. Iba yung aura. Parang mga BT ko Korean, mga ganun, mga ganun. Pero anong reaction mo nung, of course, nung in-offer sa'yo yung dalawang malaking projects na ito? Agad ha, I mean, magandang buwan naman ito. Oo, tuwan-tuwa siyempre ako. Kasi nung una, guesting lang, tapos nagustuhan ako ni nung pinaka-PM yata namin.
Tapos sabi, eh naman yan, sabi yung romantic ka, tapos yun, nag-redirect siya na. Tapos sabi ko, eh gusto ko yung ginagawa ko, gusto ko yung balik ulit hosting, kasi nga, dahil galing akong trip pa trip. Tapos banana something, speech din, kumbaga, masaya. Tapos yun, may segment, kumbaga, binibigyan ako ng ispa talaga ng TikTok lang, na pinapapaya nila ako. Tapos pagkabatuhan ko, kuya, kayo, si Rabia, mabait mo si Rabia, tsaka si, lalo na si Mamang, tagal ko na nakasama. Kaya, maganda ka, opportunity. Tapos yung mga writer, may ano din talaga. Pag nagsuggest ako din, ay maganda rin yan, Jason, kumbaga, ano din sila, open din sila. Meron ka bang gustong makatrabaho pa sa GMA? Like, siyempre, marami-rami pa yan, ha? Marami, talaga, marami sa... Pero, kung alibay, ikaw, Jason, bukas, bibigyan kita ng mga katrabaho mo. Sino gusto mo? Kenchan. Kenchan, nagagaling ako. Bakit? Kenchan, magaling siya, eh. At saka, mahal yung ginagawa niya, eh. Gusto ko ako yung kontrabida ni Kenchan. Talaga? Kasi wala siyang kontrabida, eh. Hindi yung... nagtaguhin, ikaw, siya yung kontrabida mo. Ano mo rin yun? Wala namang mag-aabang. Sabi niya, wala po yan. Si Kenjan po yung kontrabida. Hindi pa talaga. Uy, alam mo, kaibigan ko si Ken, ha? Ang open yan sa mga ganyan, ha? Gusto ko yung ganun. Oo. Ganda nun, ano? Ikaw yung... Ako yung kontrabida na yung... Alam mo yung dating Pakito Diaz? Yung oh, nakong kakagawin ka talaga. Pero pag binubugbog na ni Fernando po, tuwa-tuwa na yung mati. Yeah, sige pa. Parang gano'n. Yung ano, kontrabida. Yung gusto ko gano'n. Ibalik yung gano'n. Yung mga Buayan, Pakito Diaz, Romy Diaz. Yung unang mga api muna siya kay Ken Chan. Pero pag si Ken Chan yung bumawi, so parang, yeah, sige pa. Open ka magpabugbog kay Ken Chan? Oo, gabi ka naman. Eh, sayang naman yung pagka-pogi mo kung bubugbugin ka lang ni Kench.